Welcome back, partner. Ayos ba? Wow. Wala. Excuse me, Chip, may nag-aano po sa inyo. Walang kalan ba po? Kayo po ba si Chip Acordo? Ano may paglilingkod ko sa inyo? Sabi po ng pulis sa amin, naipasa na po dito sa Eagles yung kaso ng anak namin na si Tyrone Castillo. Tulungan niyo po kami, Chip, na mahanap yung aming anak. Parang awa niyo na po, isang linggo na po siyang nawawala. Tulungan niyo po kami mahanap siya. Mukhang hindi epektibo pagbabantay si Miss Maguire. I suggest maghanap tayo ng ibang agents. Well, she's so overwhelmed with your presence. Tuloy, nakakalusot pa rin sa atin ng stalker na yan. I'll think about it, Hermie. You better decide na, Godiva. Your life is at stake here. Kailangan natin masigurong ligtas ka sa anumang uri ng kapangyarihan. Gambit, ang ganda naman yung medal mo. Oo nga eh. Naku, anak, kawawa naman yung mag-asawa. Sana makita ka agad yung hinaharap nilang ina. Oh. Sana nga, Hunay. Kaya ano gagawin ho namin lahat para makita yung mga anak nila. Ako, bait talaga ng Kuya Ambit ko. Yan ang gusto ko sa'yo, Kuya Ambit eh. Kaya alam mo, Kuya, paglaki ko, magiging Eagles din ako. Idol yata kita. Kaka-medal din ako. Eh, dapat pagbutihan mo yung pag-aaral mo para maging ahente ka. Ako rin, Kuya. Gusto ko rin magkaroon ng ganito. Gusto ko naging maging bayani tulad mo. Aba, maganda yung sinasabi nito. Pero alam nyo, mga kapatid ko, hindi ka kailangan magkaroon ng medalya para tawagin kang isang bayani. Kahit kayong mga bata, pwedeng maging bayani sa maliit na paraan. Okay? Okay. Kaya, kailangan mabigyan kita ng saludo nito. May suot ka niyan eh. Chief, base sa records na nakuha ko, tatlong teenagers na nawawala. Si Bugoy, si Tibo, at si Tyrone. Pagkakaibang araw sila nawala, Chief. Pero sabi ng mga barkada nila, nakita raw sila dun sa may pera nung gabi bago sila nawala. Posible kayang may kinalaman ng mga pagkawala nito sa isa't isa? Posible. Kailangan mo ng mga kakatulong sa kasong ito. Hindi simpleng kaso ito, Cholo. Sir, boss, pinapatawag niyo na po. Katindig, samahan mo si Cholo sa pag-iimbisigan ng kasong ito. I'm assigning both of you to handle the case of the missing teenagers. Tutukan niyo mabuti ang kasong ito. Is that clear? Yes, sir. You may go now. Good morning. Good morning, Chief Acordo. Good morning, Lady Godiva. Sigurado ka bang gusto mo nang sumaba kagad sa trabaho? Pwede ka pang magpahinga. Gusto mo ako muna umawak na itong kasong to. Wala nang pahinga-pahinga. Trabaho kagad. Diyan ako bilib sa'yo, boss. Pagdating sa trabaho, street na street ka. Hindi ka katulad ni Buhawi. Mas pinili pa yung panguya-nguya ko sa Amerika. Kala mo, kagaling yan. Hindi na ako masyado magal. Ma'am? Papahinga lang ako. Pahinga? Sabi mo kanina, walang pahinga-pahinga. Katindig. Ah, Attorney Gonzales. Pinapatawag ka ni Chief. Sunod na ako. Okay. Basta't kasama kita, lahat magag... Mula sa araw nito, I'm assigning you to handle the case of Lady Godiva. Bantayan mo siya from her stalker. You have to protect her at all costs. Nangangarib ang buhay ni Lady Godiva. Gonzales, kailangan ko ng isang senior agent na tulad mo para imbisigahan ng kasong ito. Palitan mo muna si Shai. It's good to know na ikaw magbabantay sa akin, Iha. I really need your help. Gagawin ko po lahat para malaman natin kung sino stalker niya, Lady Godiva. Handa ho akong tulungan kayo. Thank you.
kaya ang papalari ngayong gabi, ha? Mawalang galang lang. Pwede ka ba makausap sandali? Ang ate, ha? Ang numero 3? Ay, letter B. Numero G! Ang nanalo! Ito, kuya. Si kuya ang nanalo. Marami na siya. Thank you. Yes. Yes. Ano po yun? Wala nga bang napapansin yung mga batang nawawala rito? Minsan-minsan may nawawala mga bata dito, pero natatagpo agad ang mamagulang nila. Yung hinahanap namin, mga teenager. Pero kami mga litrato. Baka pwedeng mapansin mo. Ano, nakita mo ba yan? Hindi ko po ito kilala. Asensya na ho. Salamat, ha? Anong? Kayo po ba'y naplatan? Oo, boy. Baka pwede pakitulungan mo kami magpalit ng gulong. Kasi may delivery pa kami. Baka madumi ang uniforme namin. Sige po. Pakikuha na lang yung toolbox doon sa loob. Ha? Ah, sige po. Dito po. Oo. I assume this is your personal email address, Lady Godiva. Yes, Iha, but I have a separate email address for my business. Isa lang ibig sabihin ito. Kakilala niyo ang stalker ninyo. Wala ba kayo pinagsususpetsa ang kamag-anak o kaibigan ninyo na pwede kayong gawa ng ganyan? None so far. Sabihin na nating may lihim akong kaaway. But I presume it's from the business world. Marami na kasi akong nakabangga sa negosyo, Iha. Makakahanap ng tiyempong makatakas dito. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila. Chief, may posibilidad na kakilala ni Lady Godiva ang stalker niya base sa threat na ipinadala sa kanya through her personal email address. Maaaring kamag-anak, malapit na kaibigan, o business partner ang nasa likod ng mga pananakot na ito sa kanya. Tingnan mo, Gonzales, ang pwedeng maging motibo ng stalker. Manmanan mong mabuti ang mga taong malapit kay Lady Godiva. Yes, Chief. Sir, wala akong nakakakilala dyan sa mga teenager na yan. Sinuyod na ho namin yung buong peryahan. Wala ho kami makuha ang posibleng lead kung saan napasuot yung mga taong yan. Oo nga, Chief. Eh, karamihan daw sa nawawala sa perya, mga batang may edad 10 pababa. Kaso, mga binatili na itong subjects natin. Yung aking pinagtataka ko eh. May sapat ng pag-iisip ang tatlong binatilyong ito para mawala pa sila. Kung sinasabi ng mga testigo na nakita nila sa perya ang tatlong binatilyong ito bago pa sila mawala, saan nagsuot ang mga teenagers na to? Excuse me na ho, sir. Excuse me, Chief. What? 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 Tara! Tara, titigil mo yan! Di ba't kabiling-bilinan ko, wala kayong sasaktan kahit isa sa mga bata?
Tatakas ako kasing tumakas, ma'am, eh. Siyempre, tatakas siya. Kinidnap niyo, eh. Anong gagawin niya sa akin? Huwag kang mag-alala. Tito, magiging gwapong-gwapo ka. Katindig! Katindig, may problema ka ba sa akin? Bakit mo ako iniiwasan? Bakit bigla-biglang nagbago ihip ng hangin? Ano bang nangyayari? Ano ba? May galit ka ba sa akin? Ano? Wala. Wala akong galit sa'yo. Teka. Yun naman pala. Humarap ka nga. Yun naman pala. Bakit? Anong sandali. Sa'yo wala akong galit. Pero sa lolo mo, galit na galit ako sa lolo mo. Sa lolo ko? Bakit naman napasok sa usapan ng lolo ko? Ano bang galit mo sa kanya? Ang galit ko? Wala lang akong prueba, attorney. Pero maliwanag pa sa isipan ko na yung lolo mo, si Don Federico Gonzalez, ang nagpapatay sa tatay ko. Magagawa niyang magpapatay o pumatay ng tao. Hindi ako pwedeng magkamali, attorney. Hindi ako pwedeng magkamali! Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano inutusan ng lolo mo ang tauhan niya para barilin ng tatay ko. Sa harapan ko mismo, attorney, alam mo kung gano'ng kasakit yun? Wala akong magawa. Wala akong nagawa. At alam mo rin ba kung gano'ng kasakit mawalan ng nanay, mawalan ng kapatid, nang dahil sa kahayupan ng isang tao, ganit sa pera ang lolo mo? Walang kapatawaran ang nagawa niya sa aming kasalanan. Suktulan hanggang langit ang kasama niya. Nagawang ibenta ni Marina ang mansyon at Villa Dolores. Natatakot ako sa mga bagay na pwede niya pang gawin. Alam ko marami kayong gustong sabihin, Don Federico. Kailangan tulungan ninyo ang inyong sarili. Nanadya ang tadhana sa akin. Sa dinami-dami ng tao rito sa mundo. Bakit? At ikaw pa ang naging apo ni Don Federico Gonzalez na nakasama ko. Ang babaeng pinahalagahan ko higit pa sa isang kaibigan. Bakit ikaw pa, attorney? Wala akong kasalanan sa iyo, Katindi. Hindi tama na isisimo sa akin ang kasalanan. Nagsinungaling ka sa akin, attorney. Nagsinungaling ka.
Itinanggi mo. Itinanggi mo na apo ka ni Federico Gonzalez. Bakit? Bakit, attorney? Thank you.